For today's video, magluluto na naman tayo. It's another cooking series. At ang lulutuin natin ngayon is escabeche for some sweet and sour maya-maya. So, yun yung lulutuin natin ngayon. Because, ayun, part ng vlog ko ang cooking, makeup, groceries, everyday lives, errands, real estate life. So, kasali na rin yun. Siyempre, sa buhay natin, mahilig ako magluto. Bilang yun lang din naman ang gusto kong gawin sa gawaing bahay. So, i-share ko na rin. So, guys, for the sweet and sour maya-maya, ang ingredients natin are, of course, maya-maya. And then, nilalagyan ko ng tomatoes or kamatis, luya, o diba, naluluya. Luya na masyado ang aking luya. Tapos, carrots. Sa amin kasi aksal ito. Pero talaga, red bell peppers. Tapos, onions, garlic. Siyempre, lalagyan natin ng iaano natin muna sa cornstarch. Para hindi masyadong matalsik. Yung mamaya papakita ko. Then, may chunks tayo. Tapos, meron tayong ketchup. Of course, cooking oil. Tapos, meron tayong fish sauce. Soy sauce. Ayan, may pa-vinegar tayo. Naku, hindi pa pala naninisan to. And then, of course, may Himalayan salt. Magic syrup. Back in a man. Ayan, chili flakes. Pepper. At saka yan, salt. And salt. Wala lang. For display lang. Gusto ko lang makita na ganun. Ayan. So, mag-start na muna tayo, guys. I-dredge muna natin sa cornstarch itong maya-maya. Pero i-season muna natin siya ng salt and pepper. And then, dredge na natin sa cornstarch. Wait, ah. So, yun, guys. Itong mga maya-maya, i-season muna natin ng salt and pepper. Then, i-dredge natin ng... So, mag-Himalayan ba tayo? Hindi. Konti na lang Himalayan ko. Ito na lang na salt ang gagamitin natin, yung rock salt. Salt ito. Ayan, ugas naman ako kahapon. Konti lang, guys. Kasi, ayaw naman natin na masyadong... Pero kailangan layering kasi yung flavors natin. Tapos, ito. Tapos, yun nga, ingat-ingat lang din tayo sa mga tinik, no? Pag kumakain na tayo. So, sinaseason na natin to ng salt and pepper. Balik muna natin dito, guys. Yung flour. Yung flour, pwede namang hindi seasoned. I mean, cornstarch. Para lang hindi siya masyadong matalsik. Kapag na-prito natin siya. So, ito yung ginagamit ko. Rams Pure Corn. So, ito, yung seasoned with salt and pepper, i-dredge lang natin siya. Dredge bang term nun? I think it's dredging, right? I-ano lang natin siya sa cornstarch para hindi naman siya, hindi siya tatalsik masyado pag pinirito natin. So, yeah. So, that's it, guys. Na-dredge na natin with cornstarch. Ipiprito natin to in a while. So, yan, guys. Itong multi-use cooker ko, dito pa rin tayo magluluto. Pinapainit ko lang to. Lalagyan na natin ng oil. And then, ipiprito na natin yung maya-maya. Medyo madaming oil ang ilalagay natin, guys. Para
flour, tinatanggal siya. Pagka ganito na, guys, oh, wait, mga ganitong texture na niya, hindi natatalsik masyado yan. Pero may mga ganito pang mga flour, tanggalin yan kasi yan yung mga mahahalo sa, ano mo, sa oil. So, pag nahalo yan sa oil, yun ang talsik-talsik. Tsaka hindi na maganda ang quality ng oil. Because of that. So, antayin muna natin, bilang pinapainit pa natin tong ano, antayin natin na maging ganun siya. To test, guys, kung mainit na yung mantika, ayan, nagsisizzle siya, right? Or, either ladle or ito. Pag ganun mo, yung surroundings ng ladle, eh, medyo bumubula-bula. Medyo mainit na ng konti, ayan. Pero ito, gusto ko, painitin pa natin ng konti. Tapos, oh, diba kanina madami masyadong flour yan? Ayan, medyo dumikit na siya sa ano, sa isda. So, hindi na masyadong didikit yan sa ano. Sa, hindi na maiiwan o hahalo sa oil. So, hindi masyado matalsik. So, away from you guys, away. Pag ganun, pwedeng i-move mo siya ng konti. Ganyan, para hindi siya dumidikit. Turo yan sa amin nung parang ano, ano namin dati sa World Kitchen, para ano siya, nagde-demo, para hindi daw dumikit, ang kahit na anong piniprito mo, pag ganyan mo, move mo siya ng konti, ganyan. Kasi hindi naman siya didikit. Tatasik yung skin. And then, this one also, tataktak natin yung extra flour, kasi yun yung kumahalo sa ano eh. Yun yung humahalo sa ano natin, sa oil, which is not good, right? So, cover natin. Another side. Pag hindi na siya masyadong maingay, pag tahimik na siya, meaning to say, pwede mo na siya, or umaangat na siya, nag-float na siya, pwedeng i-turn mo na. Or, pag hindi na siya masyadong maingay talaga, hindi na siya nagsisizzle, try mo na siya i-flip. See guys, yung minove natin siya, tingnan mo. Diba? At saka naka-deep-fried kasi siya. Kasi na-move natin siya eh. So, hindi siya dumidikit talaga. So, naluluto natin siya. Ayan. Kung hindi natin na-move yan kanina, pagkalagay mo move ng konti, ako, dumidikit yan. So, ayan. So, check na natin guys ha, kung medyo luto na yung kabila. Kasi hindi siya talaga dumikit, right? Kasi na-move natin. Ang nagturo sa akin yan guys, yung nagde-demo ng World Kitchen. Ang World Kitchen is manufacturer ng Visions, Corningware, and Pyrex. Oy, Pyrex, Becky naman, Vision, Sir Andrew, Raffles, o diba? So, lahat ng mga dealers, ha? Oy, guys, sinasabi ko sa inyo, matibay talaga yung, ano, Corningware. Ayan, na-flip na natin very easily. Ang tibay-tibay ng, ano, ha? Vision, ha? Corningware, ha? Ano yan? If I'm not mistaken, pwede mong papalitan, may warranty yan ng 2 years pag mechanical yung nabasag, yung body. Pero kapag ka, ano nga yung isa? Yung sa init talaga, 10 yun. 10 years yun. O see, very easy for us, oh. Galaw na naman natin. Thermal, pag thermal heat, due to thermal heat, 10 years ang warranty nun. Pag Corningware at saka Visions. Kapag ka naman mechanical, yung nabasag, yung body, 2 years warranty, yun, papalitan mo yun, 50% lang babayaran mo. Oh, so, hello naman kay Sir Andrew Tan, no? At saka sa mga dealers namin sa Raffles, panoorin niyo yung videos ko. At saka Becky naman, no? Ano, VNSS9 naman dyan, no? Or core, ano nga yung mga VNBO, VNVP2, o mga gano'n. Ay, isa naman, no? VNVP
ano ba yun? VNB, VNBP2, VNBO, VNSS9, VNCP, tama ko na ano? VNFP, so, 4CC. Alam mo yung gusto ko yung mga country cottage. Oh, diba? Alam ko yan, guys. So, antayin naman natin yung kabila. Diba, laki ng tulong ng mga ituro ni Ma'am Emily sa akin. Diba, nakikinig ako. Yeah. So, lahat sana, lahat ng dealers ng raffles, ha? Manood kayo ng videos ko. Okay? Basta guaranteed, guys. Ang ganda talaga ng Visions, Corningware, at saka Pyrex. Yes. Ang galing. Pati din naman yung ano, Corel. Diba? Maganda, maganda yun. It's ano, kung tapos, yung remaining heat note, pwede mo nang patayin kasi nalalaki na yung remaining heat. So, yun na yung magtutuloy ng luto. So, yung ano mo, gasol mo, natitipid mo. At saka yung Corningware, malami na siya. At saka Advisions, pwede cookware, serveware, and ano na storage. Pwede naman din yung storage. So, yun guys, dito na rin tayo mag, ano, dito na rin tayo mag gawa ng sauce. Okay? So, yung mainit na yung kalan, i-anonan muna natin itong onions, guys, and then garlic. Sautein na natin. Hindi ko na siya tinanggal din, guys. Kasi, yung lasa ng fish, madadamay din dito. So, yeah, masarap yung sauce natin. So, make this onion translucent. And then, ilalagdag na natin ang unahin natin ginger. Kasi medyo sigas ko eh. Sabay na natin sa onion. Onion saka garlic talaga yun, guys. Pero madaling masunog yung garlic. Gusto ko mag-aroma na muna yung ano. And then, ayan. And then we add in the garlic. We add in the garlic. And lutuin lang natin yan, guys. Idagdag na natin ang carrots. Dito. So we add in the carrot. Julienne ang pagka ano niya. Okay. Ayan. Pag ano talaga guys, nasute yung mga katulad niya ng mga ano to, etong mga to, carrots, kumikinang at saka lumalabas yung kulay niya. Ang ganda, diba? Tapos, lagay na natin ang we need to put the bell peppers. Add in the tomatoes or kamatis. Ayan, guys. So, diba, if you could just imagine yung mix of flavors, ito pa lang. Oh, ala lang akong oyster sauce ngayon, pero wala. It's vinegar natin. Lagay tayo ng konti. Soy sauce! O, oh, diba, aesthetic na aesthetic. Let's put soy sauce, guys. Tansyahan lang talaga ako magluto, guys. Ha? Wala akong ano. Ewan ko, version ko lang to, guys, ha? Ito yung nakikita ko sa nanay tatay ko. So, uy, papa ko masarap yung gumawa ng sauce, guys. Parang nakikita mo yun saan. Nakikita mo, yung kinakain mo, yung mga ginagawa mo. Ewan ko ba siya. Marunong lang talaga siya. Tapos maglalagay tayo ng ketchup, papa ketchup. Ano ba to? So, yun. O, papa ketchup, bye ka naman. Hello. So, maglalagay tayo ng ketchup, guys. Salt. This time, ang ilalagay ko yung Himalayan salt. Ayan. Lagay tayo. Iba din ang texture ng salt, guys, ha. Kahit naglagay ka na ng toyo.
ibang texture ng Himalayan salt. Sarap siya, nakakasarap siya ng ano. Tingnan mo, yung ano kanina, yung sa isda. Oh, sige, nag-soften na siya. Na-mix siya dito. Mas masarap yan. Tapos, maglagay tayo nitong pineapple, Del Monte pineapple chunks. So, lagay tayo ng konting sabaw niya. And then, yung kanyang chunks mismo. Oh my God. Ayan. So, ayan. Medyo manamis na miss siya, guys, ha? Because of the chunks, syempre. Ayan. Tapos, tikpan natin ng konti. Mas masarap to kung may oyster sauce. E, bilang ala ako tayong oyster sauce. Eh. Wait for a while. That rainbow. Ako guys, gusto ko yung madaming pepper, ha? Gusto ko talaga. Ewan ko kayo ba ma-pepper kayo. Ako kasi hilig-hilig ko sa pepper, eh. Tapos, lagyan natin konting chili flakes. Paprika na kalagay, pero chili flakes yan. Para may kick lang ng konti. Pwede ko masyadong dinadamin kasi ayaw ng nanay ko. Although ito naman, di naman tumaanghang. Sakto lang. And then, para umami, guys, maglagay tayong seasoning. So, magic sarap ito. Para may umami flavor lang siya. O, dito. I can't say. Gusto siya malasahan. So, maglalagay tayo ng konting soy sauce pa. And then, later, maglagay tayo ng sugar. Sabi ko. So, yan na lang natin to. Hayaan muna natin siyang lumabas ang kanyang mga lasa. Tapos, mag-final season tayo. Pwede naman tayo maglagay ng konting ano guys, cornstarch. Para lumapot ng konti. Daming ano guys. Madami-dami yung sauce mo. Ewan, tingnan natin. Maglagay din tayo ng sugar guys ha. Konting-konting water lang. Pampadami lang ng sauce. And then, I think ubusin na natin itong ano. Ubusin na natin itong chunks. Pero mamaya i-garnish natin para maganda. Tingnan. Ayan. Kahit ilan lang. Ay i-garnish natin. Tapos catsup. Dagdagan natin ang catsup, guys. Catsup. Ketchup lang naman yan eh. Pero yung C-A-T-S-U-P, ewan ko dun sa Google, parang catsup. Pero yung ketchup, K-E-T-C-H-U-P, na ketchup yun. Diba may konting lapot? Because, oh my God guys, ang sarap. Lalagyan pa natin ng konting sugar. Kasing sugar yung talaga ano. Maganda din yun, guys. Pampasarap yung sugar, alam mo, pampabalance yun ng lasa. At mag-i-intensify yung lasa ng mga yung brown sugar especially. Yun makakapag-intensify ng lasa. Ayan, guys! Oh my God, guys! Ewan ko, patitikman ko sa tatay ko, ha? Papa! Halin sa agod. So, check natin, guys. Kung okay na. Pausay kulang. Kasi apa ako talaga master chef. Tama na.
Totoo pa. So sabi ng master chef guys, tama na daw. Pwede namang ilagay mo dito yung mga ano, or mamaya i-drizzle mo na lang. So actually, tapos na yung sauce natin guys, tapos i-drizzle lang natin yan mamaya. Although masarap din ilalagay mo dito yung ano, fish, kasi maaano yung flavor ng fish. Mahahalo dito. Wait ah. Pwede din naman ganyan. Although yung crunchiness niya kasi mawawala. Pinatay ko na yung ano. Masure ka tama ng lasa pa? Pa! Papa naman. Pero talagang kulang guys. Pero pa ako gusto maramdaman sa kanya. Charot. Nilagay ko na dati ng fish sauce. Pati. Parang wala namang effect yun. I think pa. This is yummy na pa. Sabi mo eh. So, my papa is the master chef. Ako guys, atik-atik lang ang aking chef. Papa ko talaga ang master chef. So, bilang siya naman, so, okay. Sabi niya, okay na daw. Eh, di maniwala na lang tayo. Gusto naman yung plating mo, girl. Mga gano'n na lang. So, ayun na guys, ha. Lagyan natin. Ito na yung ating finished product. Wait lang, pupunasan natin gilid-gilid ah. Hindi maganda, hindi dapat dito naka-plating, pero hayaan mo na. Hindi ko nakuha yung aking corel at saka yung mga ano ko. Tinago ko, hugasan ko pa ba? Yung malalapad ko. Wala, nasa ibabaw. Okay. So, yun na yun, guys. Thank you.